Okay, Lodi, maganda yung samahan ng dalawang ito. Itong scaffolding. Ayan. Clamp. Ayan. Ayan, no? Talaga ayaw nila maghiwalay, Lodi. Pero pag hihiwalay ko itong mga to, tama na yung tagal nilang magkadikit dyan. Okay, Lodi, ang video natin ngayon, bali, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng matibay na holder ng mga directional natin sa mga antena natin, Lodi. Kasi nga, Lodi, ayun, naghiwalay din sila sa wakas. Ang bira, paalam na. Sa mga kasama natin, Lodi, na mahilig sa DIY, sa mga Yagi antenna, mga yan, sa mga directional, ito yung naging isang problema nila kung paano gumawa ng holder na matibay, mga ganyan. Pero ngayon, Lodi, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng matibay na holder antenna, ano? Para sa directional. Ito ka, Lodi, ginamit natin yung clamp. Ayan, marami yan sa mga construction, mga ganyan. Pero sa mga hardware, meron din dyan. Pwede kong bumili ng isa para magamit ninyo. Okay, Lodi, ituturo ko sa inyo. Ngayon, ang ginawa ko dito, Lodi, bali, pumutol ako ng angle bar, Lodi, which is 1x1. Yan yung sukat niyan, Lodi. Yan, tsaka ko i-welding dito. Pero lagyan lang din natin, Lodi, ng konting ayon na konting nakatango yung angle bar para medyo nakatango din yung ating antena. Tsaka sa mga kasamaan pala natin, Lodi, na hindi kagalingan sa pag-welding o yung hindi pa marunong sa welding, huwag kayo matakot, Lodi. Kayang-kaya nyo yan. Subukan nyo mag-welding. Kahit space spot lang. Kasi, Lodi, ang isang spot nyan ay gaya nyan, Lodi, ang isang spot ko na yan, kung halimbawa, kaya nang bumuhat yan ng mga nasa 25 kilos, 45 kilos, okay na yan. Pero kung maganda-ganda pa naman yung welding ninyo, okay, kayang-kaya nang hawakan nung welding na yun yung isang antena. Basta subukan nyo lang, Lodi, sa mga welding, mga ganyan. Kayang-kaya nyo yan. Okay, Lodi, ipifix ko lang ito. Yung hati ko pala dito, Lodi, ay 5 inches yung angle bar. Ayan, subali, ipoposition ko muna siya. Ipo-pull weld ko na siya, Lods, ha? Ngayon, Lodi, natapos ko na siyang winelding at napalamig ko na rin siya. Butasan natin, Lodi, magkabilang dulo. Itong angle bar na to, butasan natin magkabila. Okay, habang binubutasan ko ito, Lodi, shoutout nga pala sa ating kaibigan, Sagora Akimenez. Magandang buhay dyan, Manong, 73 po. At shoutout din sa ating kaibigan, si Manong Jurassic Ranger. Magandang buhay po. At shoutout din sa mga kaibigan nating nagraradyo dyan sa Kalamba, sa Cavite, mga ganyan. Shoutout po sa inyong lahat dyan, mga Lodi. Kay Tito Ton yung Bayawak, shoutout sa mga batang 663. Magandang buhay po sa inyong lahat dyan, mga Lods. Okay, habang binubutasan ko to, samantalin ko na rin shoutout si Tito Oslick Rabil. Magandang buhay. Centurion Manila, shoutout, magandang buhay, parang kilala ko na to. Magandang buhay dyan, Manong ko. Salute po. Jopek Sabares, shoutout, magandang buhay. Nes Tolentino, Paul Sercom, shoutout, magandang buhay. Hi Christian, keep up the good work. Maraming salamat po, Manong. Aldrian Ganot, shoutout, magandang buhay. Odod C. Dodds, Rodel Aldey Gutierrez, shoutout, magandang buhay. Ray Apiag, shoutout, magandang buhay. From Oriental, Mindoro. O, Misamis Oriental, magandang buhay po. 73 po dyan. Lagit, Misamis Oriental. Okay? Magandang buhay po. Okay, Lodi, pagpatuloy natin mamaya yung shoutout. Ngayon, Lodi, ikaklamta natin dito sa may tubo. Ayan, sample lang natin yan, Lodi, para kunwari mayroon tayong antena mas ano, o poste. Ganyan. Choose nyo na yan, Lodi, ano, kung anong butas yung gagamitin nyo. Pwede kong gumamit ng 516, 38, depende sa choice nyo yan. Okay. Itetest lang natin, Lodi, kung nakalapat pa. Sample lang tong antena na to, Lodi, ha. Wala to, hindi to kasali sa Roger Boogie. Ito, Lodi, meron din akong ginupit dito o nilagari kanina na 1x1 na angle bar din. Ayan.
pinaka-spacer niya yan, Lodi, para matibay yung gagamitin natin na yan, yung holder ng antena. Nilalapat ko lang, Lodi, kung saan siya puposisyonan o bago ko butasan to. Yung butas nito, Lodi, at yung butas nung unang winelding natin ay dapat magkatugma. Tapos, kailangan i-check din natin para naka-unfair lahat yung surface ng angle bar dito sa doon sa ito one by one na gagamitin natin tube ng antena natin. So ganyan siya, Lodi, na nakalapat. Ayan, subukan ko muna, Lodi, ah. Mahirap na magkamali, Lodi, niyan eh. Okay, ayan. Ganyan siya, Lodi. Ngayon, yung butas nung naka-welding at butas na gagawin natin dito ay dapat parehas lang, Lodi. Okay, ngayon, Lodi, nakagawa na ako ng pattern. Bubutasan na uli natin yung angle bar na ito. Okay, Lodi, at ganoon lang, at nabutasan ko na yung para dito, pang ipit niya. Pwede lang din naman natin kahit wag nang gawan ng isa pang angle bar na ganyan, pero mas maganda kung meron siya talaga pang ipit. Tsaka nga pala, Lodi, pwede yung siksikan ng PVC hose, yung blue, yung loob ng yan, yung one by one na tubular na aluminum, para mas matibay pa siya. Ganun yung ginagawa ko, Lodi, sa mga antena nung araw. Yung mga mahahaba, sinisiksikan ko yan ng anong tawag dito, PVC hose. Okay, Lodi, okay na yung sample natin. Ayan, pwede na rin natin butasan to, Lodi. Ayan, kunwari yan yung antena natin, Lodi. Pero meron talagang ilalagay tayong antena dyan. Ito na nga, Lodi, natapos ko na. Bali, pipinturahan lang natin para matanggal lang yung mga, syempre, kalakalawang ng konti. Syempre, DIY yan, Lodi. Bali, nilagari lang natin yung angle bar na yan sa, yun, dating naka-weld na. May pinagpahanan ako niyan, Lodi, angle bar. Tinatamad na akong bumili ng bago sa bilihan ng mga ganyan eh. Tapos yung scaffolding, Lodi, yung clamp na yan, marami po yan sa mga scrapan. Pwede kayong pumasyal doon sa mga malapit po sa inyong scrapan. Ayan.
Okay, Lodi, ito yung ilalagay natin sa ginawa nating holder, ano? Ito yung gagamitin natin na antena. Bali, sa susunod, Lodi, ibubulong ko sa inyo yung mga espasyo niyan, then mga sukat, yung antena na yan. Bali, S5 lang naman yan, Lodi. Limang element lang yan ang gagamitin natin. Ganun pa rin dati, Lodi, yung paggagawa dyan sa mga content natin na mga nauna. Ganun lang din po. Pati yung mga paglalagay ng brace, yung mga paglalagay kung yung hahawak sa mga elements. Okay, Lodi, habang ginagawa ko ito, shoutout ko pa yung mga kaibigan natin. Tito Joe Pac Sabares, shoutout pa. Magandang buhay. Nesto Lentino, shoutout. Aldrian Ganot, shoutout. Magandang buhay. Odod C. Dodds, magandang buhay, Paps. Rodel Alde Gutierrez, shoutout uli. Ray Apiag, Jojo Nabal, Ray Apiag, shoutout. Magandang buhay. 73 po dyan. Bayani Cruz, Tito Doc Maggay, shoutout. Manong Hernani Sanchez, Joan Costales, shoutout. Magandang buhay, 73 po. Emily and Raptors Kitchen, shoutout. Magandang buhay. Suplado Umeres, shoutout. Magandang buhay. 73 po sa inyong lahat, Lodi. At dire-diretso po tayo sa ating video, Lodi. Magandang buhay. Shoutout nga pala sa ating kaibigan Jenny Nisho. Ayan, magandang buhay. At shoutout sa mga kasama nating DX1 EP. Magandang buhay po sa inyo dyan. At yung tanong mo pala, Lodi, kung nasaan ang COS ng 229, heto siya, Lodi. Sa tanong mo naman, manong ko, kung asan yung COS nitong ganitong klaseng radyo, ayan siya, Lodi, oh, ayan. Ayan, Lods, oh, ayan, oh. Ayan. 1, 2, 3, 4, pang-apat na pin, Lodi. Ayan, basihan mo na lang yung pyesa, Lodi, ayan, oh, yung mga katabi niya. Okay? Ito. Okay, Lods. Negative yan, Lodi, ano? Negative COS. Okay? Siya nga pala, Lodi, shoutout sa ating kaibigan si GRM. Ayan, sandali lang, Lodi, papump up ko yung mga gawa niya. So, mga Lodi, kilalang-kilala nyo to eh, si GRM. Okay, si Antenna Solution, ayan, isang magaling na manggagawa din yan si Manong GRM. Manggagawa ng mga antenna, mga ganyan. Nag-install din siya ng mga repeater system, mga ganyan, sa bundok, with solar panel, ayan. Shoutout sa iyo dyan, Manong GRM, ha. Okay, muli, shoutout Manong GRM, also known as Dongs TV. Ayan, mag-upload ko ulit ng mga antenna, Lodi. At marami ding natututo sa mga antenna DIY natin dyan. Yung mga gawa mo, marami natututo dyan. Magandang buhay dyan, Manong GRM. Ingat kayo lagi sa inyong gawain, 73. Ayun, at shoutout din kay Tito Powerbox. Ayun, magaling din magawa ng antenna to si Manong Powerbox. Kaya lang medyo busy ata siya ngayon. Magandang buhay sa iyo dyan, Tito Powerbox. Ayan, sa mga kasamaan po natin dyan na gustong magpa... Roger Boogie ng antena, ayan, mga malalapit sila, Tito Powerbox, ayan, mga taga kaibigan natin, si Jensen Boy, si GRM. Ayan, so diretso tayo, Lodi, sa kadahilanan wala akong eskwala. Ito muna pang eskwala ko, perfect naman yung angle nito eh. Ayan, yung pinangsusukat ko ngayon. Okay. Thank you.
Okay Lodi, tapos nang na-assemble ito. Sa totoo niyan Lodi, tapos na itong antena na ito eh. Medyo hinanap ko lang yung mga yung pagkakasunod-sunod ng video kasi putol-putol, tapos yung iba na nabura-bura na rin. Ayan, kaya sinalansan ko lang, inayos ko lang. Tignan ko sa isang cellphone, baka andun pa yung ibang video nito. Pati yung pag-test ko ng SWR, alam ko nandun pa eh. Ayan nga Lodi, habang nagagawa ako dito sa antena na to, meron din akong apprentice dito na sabi ko nga sa kanila Lodi, hindi ko kayang pagsabay-sabayin yung mga ginagawa. May mga ginagawa akong ganito, tapos magpapagawa ng mga motor, TV, mga ganyan. Actually, sa likod ko, may naggagawa ng motor eh. Sabi ko, pumunta ka na lang dito at ituturo ko sa'yo yung kung ano yung gagawin mo sa motor mo. Ayan, kaya mas maganda na yung diskarte na yung Lodi. Habang may ginagawa ako, may tinuturuan din ako kung paano gumawa. Ganyan. Bumigay siya. Ito nga Lodi, binubutasan ko na siya. Ayan. Okay, diretso lang tayo Lodi ha. Yay. Yung mga dagos karoon na. Nabitak. Kapag tanong yung gilot na. Nakakapit na kasi pang ito eh. Kaso lang ito ba? Kaka. Okay, hanggang dito muna Lodi. Maraming salamat sa panonood. Tsaka pala Lodi, pwede dito yung holder na ilagay sa likod pagka gantong maigsi lang na antena. Tapos pwede rin dito sa gitna, sa sentro. Ayan, pwede rin ilagay yung holder na ginawa natin dito. Okay. So, hanggang dito muna Lodi. Maraming salamat po sa inyong panonood.
Magandang buhay po. At sa lahat ng mga kasama natin dyan na magraradyo, magandang buhay. Diretso lang po tayo sa pagdi-DIY. Kayang-kaya po natin yan. 73 All Station.